Narawagan ng ilang senador na pumagitna na si Pangulong Bongbong Marcos sa bangayan ng Senado at Kamara sa isyu ng charter change. Saksi, sina Tina Pangaliban Perez at Mav Gonzalez. Sa gitna ng hindi pa matapos-tapos na bangayan ng Senado at Kamara sa mga isyong nagsanga sa pag-amyenda ng saligang batas, nanawagan na ang ilang senador kay Pangulong Marcos na mag-referee na. Kasunod ito ng resolusyon ng Kamara bilang suporta kay Speaker Martin Romualdez sa gitna ng umano'y walang patumanggang pag-atake ng Senado sa Kamara. Maybe the President can talk to the two leaders of the chamber, si Senate President Zubiri and Speaker Romualdez. But siguro we can fix it on our own. Sabi ni Senador Chiz Escudero, hindi naman daw atake ang pagdepensa sa Konstitusyon at Senado. Kaya nananawagan si Escudero sa Pangulo na rendahan ang kanyang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Taliwas naman sa alegasyon ng ilang kongresista na nalalabag ang interparliamentary courtesy, giit ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, ginagalang pa rin yan, partikular sa investigasyon ng Senado ukol sa kontrobersyal na People's Initiative. Hindi ko nga sinabpina yung mga empleyado nila dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Mike Zubiri kagabi na handa siyang makipag-usap kay Speaker Romualdez. Pagamat pabor ang mga kongresistang mag-usap ang dalawang kapulungan, hindi raw sila pabor na rendahan ng Pangulo ang Speaker na pinsan nito. I don't think it is the duty of the President to rein in the House Speaker. We are independent branches of government. The Speaker is not a puppet of the President. At kung nasaktan daw ang mga senador na sinabi nila sa title ng Resolution 1562 na inatake ng Senado ang Kamara, ang mga kongresista nasaktan din daw sa pagmamaliit umano sa kanila at alegasyong sila ang nasa likod ng People's Initiative. Pag kami ang tinira mo, parang tinira mo ang mga tao namin sa baba, yung mga constituents namin. Kaya alam niyo po, napakasakit po nun. Wala rin daw basehan ng takot ng mga senador na nais ng mga kongresistang buwagin ng Senado, lalo't 7 kongresista ang may mga kaanak na senador. Kontra rin ang mga kongresista na isabay ang plebisito sa Chacha sa eleksyon 2025. May hamon pa sila sa mga senador. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution? Sino yung mga kontra? And the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.